player ng Ginebra na malaki daw ang tiwala ni Coach Timcone. Sino nga ba ito, mga ka-idol? Yan nga ang ilan sa mga pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Puspusa na nga ang nagiging laban dito sa PBA Season 46 sa Pampanga, kung saan malapit na nga matapos ang elimination round, mga ka-idol. At napakarami na nga ang nag-aabang kung sino nga ba ang makakapasok sa playoff. Kapansin-pansin nga, mga ka-idol, na makikitaan na ng pagiging agresibo ang bawat player ng iba't ibang team, na hindi pa rin talaga natin matiyak kung sino nga ba ang mangunguna at makakakuha ng pagkampiyonato ngayong season. Ngunit marami nga ang naniniwala na ang Ginebra pa rin ang makakasungkit ng kampiyonato ngayong season 46. Yan ay kung magiging matalino itong si Coach Timcone sa paggamit ng kanyang player. Patila mapapansin din, mga ka-idol, na iba ang estilo na ginagawa ngayon ni Coach Timcone, lalong-lalo na nga at nandyan si Christian Standardinger. Bago ang lahat, as an update para sa standing ng PBA Season 46, nangunguna pa rin dyan ang Talk and Text. Sumunod pa rin ang Magnolia Hotshots, Miracle Bolts, San Miguel Beermen, NLEX, Rain or Shine, Barangay Ginebra, Northport Batangpier, Phoenix, Tira Firma, Alaska, at ang siguradong malalaglag sa playoff ay ang Blackwater. Naging usap-usapan din, mga ka-idol, ang naging laban ng San Miguel Beermen kontra Talk and Text, kung saan itong si Terence Romeo at si Kim Montalbo nga ay tila nagkainitan. At kung mapapansin nga natin, mga ka-idol, sa naging live video, tila nagalit na nga itong si Terence Romeo kay Montalbo, dahilan sa tila nga pinipersonal na siya nitong player ng Talk and Text. Update naman, mga ka-idol, para sa coach ng Northport Batangpier, kung saan itong si Coach Pido nga ay nag-positive sa COVID-19. Na dahilan nga, mga ka-idol, kung bakit wala pa rin itong si Coach Pido sa loob ng court. Sabi nga sa isang pahayag ni Coach Pido, mga ka-idol, wala tayong magagawa, ang hirap nung kalaban natin eh. Hindi natin nakikita eh. Biglang hindi mo masabi. Biglang kahit gaano ka kaingat, biglang tatamaan ka. Kung wala sigurong vaccine, baka nag-severe pa ako. Announcement sa mga taong to, kailangan talaga magpabakuna tayo. Kung hindi, nako, mahirap talaga. Mahirap kung walang bakuna. At sa kabila naman ng pagkawala nitong si Coach Pido, ay naidepensa nga ng Northport Batangpier ang pagkapanalo laban sa Bossing sa score na 98-73 in favor nga sa Northport Batangpier. Habang patuloy namang namamayagpag itong si Robert Bolick, kung saan siya nga ang best player of the game, na nakakuha ng 17 points, 10 rebounds at 7 assists. At sa pagkapanalo nga ng Northport Batangpier, laking tuwa nga ng acting coach nila na itong si Bonitan. Sabi nga sa ating source, Bonitan thanks Northport players for making coaching transition a breeze. Bonitan declined to compare coaching in college and in the PBA, but admitted the professionalism of Northport players made these transitions from team manager to interim coach easier on Thursday night. Sabi pa nga niya, mga ka-idol, made na sila and matured na, and they know what they have to do. Yung responsibilities nila, yun ang nakikita ko sa difference sa dating team namin sa ngayon. Dagdag pa niya, I agree sa sinabi ni Berto o Robert Bolick na they are all professionals pagdating sa PBA after leading the Batangpier to 98-73 win over the Blackwater Bossing at the Don Honorio Ventura State University gym. The team manager was forced to take over the coaching chores of the franchise as Pido Harencio and his entire coaching staff were placed under the league's health and safety protocols. Harencio admitted he tested positive for COVID-19. Sa kabila nga ng laban ng Northport Batangpier kontra Bossing, napakalaki nga ng naging lamang nito para maipanalo ang laban. At sa naging laban naman ng Phoenix kontra Tira Firma, nahadlangan na nga ng Phoenix ang sunod-sunod na pagkapanalo ng Tira Firma matapos nga silang magtagumpay laban dito. At kapansin-pansin din naman, mga ka-idol, ang malakas na lineup ng Phoenix Fuel Master. At hawak nga ng Super LPG ang Big 3 pagdating sa shooting. At nanguna nga itong si Jason Perkins, kung saan nakakuha siya ng 28 points at naging best player. At sumunod nga dyan itong si Vic Manuel na nagkaroon nga ng 18 points. At pumangat mo nga itong si Matthew Wright na nagkaroon ng 15 points. At masasabi natin, mga ka-idol, na talagang malakas din ang Phoenix Fuel Masters, kung saan may pag-asa nga sila makapasok sa playoff dahil hawak nga nila
ang tatlo sa top scorer dito sa PBA. At nasabi nga ni Coach Topics ng Phoenix dito sa Tira Firma, reality sets, they beat San Miguel, they beat Ginebra, they beat Blackwater. That means they really are on a mission. So, we just respected the team. We know that if we're not gonna give our best basketball, that's a recipe for a loss for us. At sa pagkakatong ito nga mga ka-idol ay malaki nga ang tiwala ng Phoenix Fuel Masters na makakapasok sila sa playoff. Lalo na't kung magpapatuloy ang ipinamamalas nilang galing mga ka-idol dahil nasa kanila nga ang top scorer dito sa PBA. At bago nga natin ipagpatuloy mga ka-idol, nais muna natin bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Kasama pa rin natin ang ating ka-idol na si Ruel Palero, kasama nga ang CCAC Alabang Muntinlupa, sa mga naka-duting guard dyan na sina SG Culas, SG Puras, SG Astrologo, SG Sabar, LG Gutierrez, LG Singson, SO Kabasag. Mega shoutout sa inyong lahat and thank you so much for watching. At hindi rin popular ang ating ka-idol na si Markison Araula. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. At kasama rin natin ang ating ka-idol na si David Mata, all the way from Calamba, Laguna. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. Andyan din naman ang ating ka-idol na si Scout Ranger na laging sumusuporta. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. Hindi rin papahuli ang ating ka-idol na si Mariza Di Guzman, all the way from Samar, Calbayog City. Mega shoutout sa iyo idol and thank you so much for watching. Isang matinding update para sa Barangay Ginebra mga ka-idol, kung saan bali-balita nga ang matagal ng rumors na itong si Robert Bulik daw ay handang ma-trade para sa Barangay Ginebra. Ayon nga sa ating source na Ginebra never say die mga ka-idol, according to multiple insider sources, Northport Batangper, flashy guard Robert Bulik want to play for Ginebra with Stan Hardinger. Isa nga si Bulik sa star player ng Northport Batangper at napakatagal na nga ng rumors na gustong gusto na nga ni Robert Bulik na makapaglaro sa Barangay Ginebra. At sa tingin ko mga ka-idol, hindi naman imposible na mangyari ito, lalong-lalo na nga at pangarap ni Robert Bulik na maging bahagi ng Barangay Ginebra. Lalo na ngayon na gusto nga niyang makatandem itong si Christian Stan Hardinger. As an update nga para sa laro mga ka-idol, ngayong September 10, maglalaro nga ang Magnolia Hotshots kontra Rain or Shine, NLEX kontra TNT, at ang inaabangan ng lahat, ang Barangay Ginebra kontra San Miguel Vilmen. At may kumakalat ding balita mga ka-idol kung saan sinasabi ang PBA ay naghahanda na sa pagbabalik sa Manila. Tatapusin lang daw ang elimination round dito sa Pampanga at lilipat na agad sa Metro Manila. At ngayon ay kikilalanin natin kung sino nga ba itong player ng Barangay Ginebra na malaki daw ang tiwala ni Coach Timcone. Yan nga ay walang iba kundi ang bagong player at big man ng Barangay Ginebra na si Christian Stan Hardinger. Kung saan una na rin sinabi ni Coach Timcone na si Christian Stan Hardinger ang isa sa magiging dahilan ng pagkapanalo ng Barangay Ginebra. At kapansin-pansin din mga ka-idol na lumalakas nga ang laro ng Barangay Ginebra sa ngayon. Dahil na rin sa malapit na nga matapos ang elimination round. Habang ito namang si Coach Timcone ay patuloy nga sa paghanga kay Christian Stan Hardinger. Sabi nga sa ating source mga ka-idol, Barangay Ginebra Coach Timcone said Christian Stan Hardinger is beginning to fully grasp his role on the team as shown by the big man's performance against Rain or Shine. Stan Hardinger looked more comfortable in Ginebra's 83-77 win over the Elasto Painters, scoring 16 points to go with his 6 rebounds and 5 assists. Chris is getting better and better as we expected, said Cone, who anticipated some adjustment from Stan Hardinger parts since he moved to Ginebra 5 months ago. It's always hard for a top player like Stan Hardinger to come into a championship team. When you're a top player, you go to a team that needs a lot of help and you're still gonna be a star. It's easier. Yan nga ang sinabi nitong si Coach Timcone. Masasabi ngang napakalaki ng tiwala ni Coach Timcone kay Christian Stan Hardinger. Kung kahit kapansin-pansin mga ka-idol na hindi man lang ito mailabas sa first 5 at lagi ngang andon itong si Christian Stan Hardinger. Masasabi nga mga ka-idol na maganda rin ang ipinapakitang laro ni Christian Stan Hardinger makalipas nga ang 6 na laro ng Barangay Ginebra. At currently mga ka-idol ay hawak nga ni Christian Stan Hardinger ang pangunguna pagdating sa rebounds. Mas lalo pang ang humanga itong si Coach Timcone at Al Francis Chua. Idag pa nga ni Coach Timcone, we think the more he plays with us, the better he's going to be and the better we're going to be. I think that's the key. We just keeping telling
Christian to keep patient and will be patient with him. Kung kayo ang tatanungin ko, mga ka-idol, naniniwala ba kayo sa kakayanan ni Christian Standardinger at sa mga maaari niya pang maidagdag sa Barangay Hinebra? Kung kaya nga, napakalaki ng tiwala ni Coach Timcone sa kanya. At karapat dapat nga ba na manatili itong si Christian Standardinger sa Barangay Hinebra? Kung ano man ang inyong kasagutan, advice, suggestion, just comment down below, mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.